na. Hindi pa naman. Ay, yung tinasyong kamay niyo, hindi pa po ba yun? Mas si President, yung ano muna, sa tatay mo, sa kami muna ni Mary Aram. Kaya natin, si... Pero kayo ni Mary Aram, Okay na. Kasi simula, nagkita na kami. Magandang kami hindi nagkakausap. Kasi nga, noong una, hindi ako pamor na dalawa kami binayagan. Pagmundikitan niya. Siyempre, yung chances of winning ko, na-apek ko. Eh. Kasi nang hinayag din man ako. Hindi ko, may ganda yung performance ko. Sana na pinatapos. Kaya lang, nandiyan na yan. Pili ko po ba, sabi ng mga kayo na medyo bumaba yung survey, pili niyo po ba na naka-apekto din yung pagpasok ni Senator Jinggoy? Oh, definitely. First time in history to na dalawang pamilya sabay. Mahirap talaga. Kahit konsyal or board member o kadawan. Pag dalawang member ng pamilya sabay tumakbo, hindi ginagawa eh. Kasi maghahati talaga eh. Kaya nalilito. Kaya it's a challenge. No? Medyo challenge itong sitwasyon ko. It's challenging. First time in history na dalawang tatakbo. So paano pong gagawin nyo para mabalito yung mga tao na... Well, ay bakit kung may performance na lang, sana yung universal healthcare, maalala, information ng Department of Housing, sana maalala din nila. So, sana maalala nila yung ating naging performance. Kaya ang ginagamit ko, Mr. Healthcare, para maalala po nila na ating mga mabaya. Senator, ano naman sasabihin nyo sa anti-dynasty law? Na pinupush talaga? Dahil sabi ng marami sila yung gumagawa na. Kaya kami hindi nagkasundo eh. Kasi I'm the one pushing for that. Kasi, although I benefited from a dynasty, obviously, galing kami sa family. But, 106 million na Pilipino eh. I'm a believer na we have to give chance to others. Wala naman pwede, walang dapat magmonopolyo ng kapangyarihan, whether power or economy. Dapat, share natin. Marami namang gusto dyan na marami naman may kakayanan, kaya lang siguro walang pangalan. So, I push for that, lalo na sa SK Reform Law, which I'm one of the principal authors. Ehersito provision yun, yung paglagay ng anti-political dynasty provision sa SK Reform Law. Senator, ano po kayang pwedeng mangyari o gawin ni Mayor Aram para mawala yung tampo? Saan? Tapuan namin? Initial na, nagka-usap na ako eh. Kahit anong mangyari naman. Siyempre, hindi kami nagkasundo dahil dito sa politika. Hindi na mawawala, tatay ko. I owe a lot to him, buhay ko. Kung saan ako, di ba? So, siyempre, nasaktan ako nung ano. Okay. Hindi na mawawala yun eh. Ano, politika lang sa mga. Hindi na mawawala. Siyempre. Nalulungkot kayo na kumbaga dahil din sa politika. Siyempre. Politika din ang parang inaw-inaw. Especially at this very young age. Very tender age na. 82 na age. Siyempre pag ganong age, gusto mo nang i-maximize. You spend more time with your father, your parents. Kasi di mo hanggang alam, hanggang kailan eh. Ayaw to maximize. Parang ngayon pa kami nagkaroon ng ganitong gap. Matagal. Pero kaya nga happy ako na finally at least nagkausap pa rin kami nung isang linggo. So sana magtuloy. Kung sabi na po wala na talaga, wala na po ang tampo, Siguro it's a good start, no? Na ito na naman. So sana siguro pagtapos mo itong eleksyon. Tapos na rin yan. Ano lang kasi mainit pa yung mga nandun pa kami sa adrenaline ng election eh. Last question. Ano po ba ang mga sakop ng universal health? Oo, meron pa na yun. Healthcare. Ano po mga sakop? Ano mga pagbabago magaganda? Ano mga changes? Ang changes, 100% coverage na. Basta lahat ng Pilipino covered na. Okay. Tapos itataas natin yung benepisyo by combining all the DOH, PhilHealth, Pag-Corp Business Funds, mas strategic naman yung distribution ng assistance. So, target natin is to lower the out-of-pocket expense. Kasi kahit na mayroong PhilHealth, may PCSO, may out-of-pocket pa rin eh. So, ngayon, nasa 55% on the other range, kung may baba natin ng 30%, malaking bagay na yun. Lahat mo ng sakit yan? Depende po yan sa tech health, kung anong cover ng PhilHealth. Siguro yun din. Ang dinagdag lang natin yung kung check-up sa basic laboratory test. Okay, thank you very much. Last lang. Kung ano yung cover ngayon na masakit, dadagdagan lang natin. Kung dati dialysis 90 sessions a year, we want to make it 120. So, okay, 40. Hindi mo pwede for life. Hindi kakayanin mo. Natawa siya talaga. 120.
ako may depression. Deep polar eyes. Na legacy? Siguro, silent worker ako. Sabi ko nga, wala ako ng flamboyance, yung grandeur, wala ako ng flair ng ibang mga kasama natin. Na, siyempre, iba, kasi sa showbiz, iba, dati militar. Pero silent worker, no? At least, sabi ko, hindi madalas na magkakapasa ka ng mga landmark bills. Ito, dalawa. In one congress. Kaya, at least, pinakita natin na, ano tayo, worker. No? At same time, yung pangako ko na gusto ko ginagawin muna natin ng bayan, natupad ko through the universal healthcare. Kahit pa paano, makatulong ginagawin buhay nila. At least happy ako na natupad ko yung pangako. Saan ang naramdaman yung senator? Siyempre proud ako. Very relieved, very proud na kahit ako hindi doktor, naipasa ko ito, no? Na landmark bill. Na with the help of doctors, specialist advocates na iraos natin. So, syempre, medyo happy naman ako. Senator, nung nag-usap kayo kanina, nung Sunday ni Lungdeo, ang pangpanilaw ba kayo? Ang nakakuman na yun? Well, hindi pa kami nag-usap tungkol sa politika eh. More light muna. So, tingnan na, baka naman sana. Syempre, kahit pa paano, mayroon pa rin tinatawag na mga Arab fans, Arab loyalists, lalo sa Mindanao. Laki, tulong yun. Okay, maraming salamat po. Sir? Sa doon na sabi sa Tola, sa RC. Para family gathering mo pa yun. Simple lang. Salamat po, Senator. Sir, 2 years.